Hello. Ang gagawin ko ngayon ay bibili muna ako ng plywood saka tubayto na kahoy para pang-ulma namin doon sa gagawin namin pinaka slab niya. Kaya bibili muna ako saka kinulang kami ng bakal saka plywood. Ganyan kalalim yan, guys. Ilang metro, kuya? 1 metro. Malalim? Ay, binuhusan mo na ba? Hindi po. Ay, hindi ba? So, tinatali niya, guys, para eksaktong-sakto. Lalim mo. Ilang metro, kuya? 1 metro. 1 metro yung hukay ko. Oo. Nilagyan ko ng bato. Oo. Pwedeng 8 na yata. Ito guys, 3 metro yung putol namin dito sa bakal. Ngayon, ginawa namin, ibinaon namin yung 1 metro. Tapos ito na yung tangkad pa rin. Ayan. Ibaba muna natin yung ano, kuya Binang, yung ginawa kong pang ano natin, pang slab natin. Ayan. Unti-unti lang. Matatapos din. Kumuha muna ako ng ano, ng 12. Unti-unti. DIY. Para unti-unting matapos. Ayan. Ang pinaglagyan ko yung kutsi na lang kasi laking pagkinabang ito, guys. Pakita ko sa inyo. Laking pagkinabang ito, guys, yung meron kayong ganito. Kapag may kutsi kayo, bibili lang kayo ng ganito. Mura lang naman to, 7,000 plus ang bili ko dyan. At laki yung pakinabang, hindi mo na kailangan ng sasakyan na malaki. Kasi kapag ka once na kotse lang ang dala mo, syempre hindi ka makapagsakay ng ganito. Pero since meron akong carrier na nilagay dyan, syempre nakakapagsakay ako ng plywood. Yan, mga ganyan. Yan. Kung maliitan lang, okay lang. Syempre kung ikayo ay nag-DIY, pwede nyong pick-upin anytime. Ganun yan. Kaya ito yung malaking tulong nito. Ano natin na to? Itong carrier na to. Yan. Pero, kapag ka once na walang carrier, syempre ang gagamitin yung malaking sasakyan. Diba? Pero, syempre pag malaki ang sasakyan, mas magastos sa gasolina. Pero pagka ito, kotse, ay hindi siya masyadong magastos. Kasi ito, matipid itong sasakyan ko, guys. Ayan. Ito Hyundai din. Hyundai Accent. Diesel ito, diesel. Ayan. Ang umaabot niyan, pagka nagdi-diesel ako dyan, umaabot siya na, yung 2,000 na full tank niya, umaabot siya ng 1 linggo. Ayan. Pero tuloy-tuloy yun. Trabaho yun kasi. Trabaho kasi ako. Kaya matagal. Matagal. Bago maubos. Kaya napakatipid yan. Okay, samahan nyo ako at ibababa lang namin itong mga nabili kong bakal. Ayan, may gate na tayo. Simulan na yun. Ayan guys, nilagyan namin ng parilya dyan para may pagkalagang hanggang bewang ni Kuya Binaw. Lalim. T-beam kinoconnect doon sa loob, tinatalihan niya bago niya buhusan. Ayan, ang ibubuhos dyan isang simento, no? Isang supot na simento na may halong tatlo.
apat na ayun yung apat na niya, ito yung ibubuhos niya lahat doon. Yan. Apat na ganito ang ilalagay niya dyan sa isang sakong semento. Yun lang. Okay, kakain muna kasi alas 2 na. Hindi pa ako kumakain. Hindi pa ako nananghalian. Kaya kain muna ako. Guys, na kompleto na natin yung mga kahoy na gagamitin natin para dyan sa slab niya. Yan ang kailangan natin kahoy. Oh, nakarami ka na pala Kuya Binong, no? Ito na yung nagawa ni Kuya Binong. Dito sa harapan, yung harapan, yan yung ginagawa namin. Eh wala masilungan dyan, kaya dito muna ako magisilong sa sobrang init ng panahon. Okay. At ganito talaga pagka nagtatrabaho ka, no? Nagluto ako ng talbos ng kamuti at saka dahon ng malunggay. Tingnan nyo. Ito yung merienda namin, Kuya Bino. Kuya Bino! Hi! Hi! Yan yung merienda namin ngayon. O, diba? Sabaw! Healthy pa. Para iwas COVID yan, o. No? Yan ang aming merienda ngayon. Habang kami ay nag-DIY. Ayan. Yan yung ulam namin. Pinakuluan na tubig, nilagyan ng dalawang kutsarang bagoong isda, tapos luya at magic sarap na konti lang. Yan na, napakasarap guys. I-try nyo po yan. Masarap na masarap. Dito ah, kasi dito tayo nagsukat kanina, di ba? Yan guys, kailangan namin ng pang Ni-set up na namin, 1 meter ang hinukay namin dyan. Tapos nilagyan namin ng bato. Ngayon yung parilya, ilalagay niya na dyan mamaya. So dito, ang ginawa namin dito, sinukat namin para malaman namin yung ano, nag-ano kami ng para malaman namin yung ano, kasi siyempre nandito sa gilid ng bakod yan. Ginawa namin dyan ay nagsukat kami ng 1
1 feet dito. Tapos dun sa kabilang muhon para ma-straight namin at hindi kami magkakamali dun sa gagawin namin. Ayan. So, ayan. Ito yung muhon. So, 1 feet dyan. Ayan. Ito yung muhon. Ayan. Itong muhon na ito, ayan, 1 feet din ang ano niya. So, makikita ninyo, ayan. Ayan. Mayroon siyang ano dyan. Tapos, ang ginawa namin, dahil since hindi naman namin sinakop itong muhon dito, ayan. Ito kasi yung muhon. Nandito yung ano ng buhos. Ayan. So, itong ano na to, itong poste na ito, na bakal, kung ano yung sukat dito, ayan, saka mula dito, hanggang dyan, sinukat namin, bali, 49. Para, level na level siya. Ayan. So, yun ang aming yung ilaw, siyempre ikakabit dito, no? Dito kasi namin ikakabit yung ilaw pagka nagkaroon ng kuryente. Gagawin namin, lalagyan namin dito ng, bago namin buhusan, lalagyan namin dito ng PVC, yung pang electrical. Tapos iko-connect namin siya ganyan, papunta dyan. Ayan. Ayan. Para mag-connect siya dito sa bahay. So, maganda, kapag dito ikinonek yung kuryente, pababa siyang ganyan. Ayan. Ayan yung idea na ginawa ko. Ayan guys. Kung meron kayong suggestion, ay mag-iwan lang ng komento sa baba. At kung ano yung kakaganda ng gagawin namin, ay pakisabi na lang para at least yun ang pwede namin gawin. Okay? Ito. Ito yung ginamit namin, tie roulette. Ayan. Maganda pala itong klase na to. So, matalim siya at the same time, hindi siya basta-basta napuputpud. Ayan. Medyo may kamahalan lang konti. Pero the best siya pagka pamputol. Tapos yung grinding disc, ay tie roulette din ang ginamit namin. Kasi yung mga ordinary na mga ganito ay ano, yung ang bilis maputol, maubos. Pero ito the best, mabilis siyang ano, pamputol. The best. Yan yung brand na kinuha ko. Okay. Okay. Ilang kailangan ng ganyan? Ilan na naputol mo? 2, 4, 6. Oh, yan lupit ah. Ayan. Walang matigas na tinapay sa malambot na kape. Yan, magpuputol na kami ng alambre guys. Ganito ang buhay karpintero. Buhay ng DIY. Do it yourself. Oh, mabilis oh. Oh, malupit oh. Oh, kabilis niya oh. Yan, si Kuya Pinong. Mabilis pag binabantayan. Tawa. Mabilis pag binabantayan. Yan talaga, ang buhay kasi parang life. Thank you.
Ito mga kaibigan, kami ay maguhu kayo pa ulit dyan, papunta doon. Maglalagay kami ng dalawang patong lang na hollow blocks para naman maging fixed na. Yan. Pero hanggang dito lang yan. Hanggang dyan lang yan. Yan. Hanggang dyan lang yan. Yan. Para lang makubera nito ng pader. Sunod natin anuhin pagka natapos na lahat-lahat yan. Ano na? Yung lababo. Lababo naman. One pit mula dito. Oh, mula dyan. Tapos, para masukat ko, sinukat ko to 49 mula dito. Yan, mula dito hanggang dito. Tapos doon 49. Parehas din doon. Parehas din. Para pantay siya. Para pantay na pantay. Ngayon, sinukat ko rin ulit dito. Kasi yung buhos, 3 kamo na lang, di ba, yung buhos. So, kung 3 yung buhos, sinukat ko ulit hanggang dito. Tapos doon din. Yun na yung linya ng ano ng hollow blocks. Yan yan, para dire-diretso. Para wala siyang bengkong-bengkong. Yun lang. Para parang nag-engineer na rin ano, Kuya Binaw. Binaw, talagang ayan mga kaibigan. Yan. Bumigay din. Ayun. Oh, di ba? Ayan, sa wakas. Natanggal ka rin. Ayan. Unti-unting mararating. Ganyan talaga ang buhay.